So yung mga kalingap, may kakausapin po tayo ngayon. Yan, may epilepsy rin po si ate. Bali, dalaga po. Yan. Shout out nyo. Ha? Pumasok kayo, hindi. Hey there. Subscribe to my channel. Ayun mga kalingap. Welcome po sa aking channel. Nelson Vlogs mga kalingap. So may kakausapin po tayo dito na may epilepsy. Yan, shout out po kay Kuya Balat na at kay Kalingap Rob. Yan. Shout out. Shout out yung mga magulang nyo. Shout out mo boyfriend mo. Ayan si ate. Ate dito tayo ate. Yan po. Ano pangalan nyo ate? Vanessa po. Vanessa. Ilan taon na po kayo? 28 po. 28. Ba't kayo naglalakad-lakad? Wala po kasi kami. Anong kinukuha nyo? May dala kayong itak? Ay, naggamas po kami dyan sa kanina po. Naggamas kayo? Para nga po pang gastos naman po para sa mga anak ko. Eh, may anak. Ilan anak nyo? Dalawa po ang taong ko ngayon. Dalawa? Malalaki na po? Bata pa nga po, elementary. Hindi lang grade 2. Asan asawa nyo? Nandiyan lang po sa bahay. Wala rin pong trabaho. Kaya nga po ako naman ang tsatsaga na po. Para rin po sa gamot po nga po. Sa tulong na lang din po inaano kung ano sa ano. Eh, yun lang po, isang beses na naman po na ganun po sa kanilang, ano. Yung sa hospital na nga po mismo yung binibigay pong libreng gamot. Oo, yun po lang po, isang beses na lang po ako na ganun. Kasi po, hindi po talaga ako nakakadiretso nung gamot po. Ano ba, ate, ano ba yun? Madalas ba kayong sumpungin ng epilepsy? Opo, kahapon po sa ngayon. Kanina lang po, dito nga po sa kalsada dyan po lang. Sinumpong kayo dyan? Mabuti na lang po di siguro nasagasaan, pero parating na po ako dyan, nanabis na po dyan na po ako. Saan dyan po? Saan po mabahay nyo? Ang bahay po namin, doon po sa may una po. Isang nanay ko po, pero wala po talaga kami sariling bahay ko. Saan po ako natutulog. Dito po, tindahan po ng nanay ko dyan po. Ah, dyan kaya dyan kayo pumupunta? Dyan po ako natutulog dyan saan. Si Ate Vanessa po, mga kalingap, may epilepsy rin po. Kanina raw po, sinumpong siya. So, ilang oras po yun? Ay, hindi nyo alam po. Ano po, nag-alis po kasi kami kanina yun ay alas 10. Nagising po, pagtingin ko po sa oras na ano na po. 1:30. Alas 10? 12:30. Nung nagising kayo, 12:30 na? Oo. Alas 10 kayo sinumpong. Nagising kayo, 12:30 na? Ang haba noon. Kaya nga po, minsan po din para pare-parehas naman po. Minsan na ano lang po, ilang minsan po, mahaba nga talaga po. Dati nga po, tinatali ito nga po, sa sobra daw po. Ginagawa niyo. Baka malakas ka pag sinumpong ka nung ate. Hindi ka siguro kaya. Wala lang ako. Kasurugata niya po sa ganyan po. Nung kahapon pong pagkatahan sa akin. Ewan ko po kung nangyari sa akin. Ano po yun? Araw-araw kayong sinusumpong? Ngayon po mga nakaano po. Nung sumula lang po nitong nakaraang buwan na ano. Yung August po hanggang ngayon po. Nagdalas na po ng 4 na araw-3 araw ang atake. Atake mo? Ganyan na po sinusumpong. So, isang araw po, minsan dalawa. Sa isang araw, dalawa o tatlo ka sinusumpong? Opo. Ay, grabe naman. Kaya nga po, yung ano po, ano, sobrang sama po sa pakiramdam ay para po mapasok sa ano po, pataas. Paano nyo nalaman na may epilepsy kayo? Ano lang po, nagtitinda po ako sa bayan dati, isa pong bendo. Ano po, saktong birthday po, 18 anos, bigla po na lang ako natumba. 18 ka pa lang, may, doon nagsimula yung epilepsy nyo po? Opo, kasi na po hanggang ngayon, 28 years old, 10 taon na po. 10 taon na may epilepsy kayo. Nung nagpa-check up kayo, nagpa-check up kayo? Nagpa-check up po ako, kaso nga po, yung gamit po natin, ano po, ininom po nung unang check up. Sa Naga pa po, ano nung... Sa Naga? Inulungan po ako nung nanay ko, eh kasi po dami po namin magpapapit. Eh, kasi naman na po ako may pamilya. Parang hindi naman na po, ano doon. Tapos di ka po nadiretso yung gamot na yun. Kaya po, panibagong check up lang po, nung ano, kaso po, natakot pa rin ako nung gamot na yun. May iniinom kang gamot ngayon ate? Opo. Ang iniinom mong gamot, kagaya nung iniinom na tinutulungan ko, pero hanggang ngayon, di na sa sinumpong magdadalawang buwan na. Obus lang ako, pero natapin pa rin po. Ganito rin po kalingap yung iniinom ni Jason nung iniinom ni ate. Kaso lang si Jason, di na sa sinusumpong, simula nung pina-check up ko siya, magdadalawang buwan na po. Pero ito yung iniinom po niya. Pero si ate, iniinom po niya, kaso sinusumpong pa rin siya ng epilepsy. 4 times a day. Kay Jason naman po, 3 times a day. Kaso lang, pag umiinom siya ng 3 beses, sumasakit daw yung ulo niya. Kaya, isang beses na lang sa isang araw iniinom. Pero hanggang yun, di pa sinusumpong. Ako po talaga, ano naman,
wala naman po nararamdaman sakit ng andun sa ano, ano lang po talaga yung pagkatake nila. Pagkatake. Ano po yun? Sa anong sabi ng doktor, saan nanggagaling yung atake niyo? Sa utak o? Sa utak daw po. Sa utak? Neurologist nga po. Kasi meron din daw sa, kwan eh, sa bituka. Wala na lang po nang kamerong. Tagal nga po pa noon, eh, wala nga po kaming trabaho. Hindi ko na muna po natinding masyado sa paggamot. Kung ate, ganito kasi, dapat makita ni doktora, pag pinakita ko yung video na inatake kayo, dapat makita niya para alam niya kung ano yung bibigay niyang gamot. Ganun kasi yung ano yung pina-check up ko yung si Jason. Eh tamang tama, kinakausap ko siya, tamang tama. Sinumpong siya. Ayun, pinakita ko yung video, yun. Kaya yan ang binigay niyang gamot. Ito po sa ano, sa Dait po itong anong doktora. Saan sa Dait? Anong pangalan? Malapit lang po ng ano, yung provincial hospital po. Po ito, lang buwan pa lang, dalawang buwan pa lang po. Dalawang buwan ka na nagtitik? Paubos na nga po ito pang alam. Pero sinusumpong ka pa rin? Opo. Siya rin po. Ang babalik ulit sa kanya. At wala nga po private naman po yung ano. Yung private. Ilan taon na kayo ate? 28. Dalawa yung anak nyo. Oh. Yung asawa nyo po, ano yung taon na? Ano po? 38. So, yung asawa niyo ati, wala siyang kahit anong trabaho? Kahit wala. Sa bahay lang siya mismo? Ako nga po nag-titulo po sa amin. Pero, bakit? Hindi. Nakasanayan niya tapos po bahay nag-trabaho. Ganon? Kahit, kahit sa mga construction, di siya pwede? Kahit sa ganun bago mga construction. Masyado pong maalik. Maarte pa sa babae. Kawawa naman kayo, tatlong beses, apat na beses kayo sinusumpong sa isang araw. Hindi ko nga po talaga alam mga sinasabi ko pa nga po. Hindi niyo alam. Pag sinusumpong, paano kayo sinusumpong? Ano po, nararamdaman ko ba may lamig na po na ako nangalit. Nakapasok. Tapos po, wala na akong kinakabahan. Wala po, sobrang kinakabahan na pakaramdam ko. Sabi naman po sa akin yung mga alba, hawakan daw po na po para daw tumubad ako yun. Eh, sir pa rin po, inaatake pa nga po. Sobrang takot na takot talaga po pakiramdam ko pag inaatake. Kaya po minsan yung ano po unang atake po talaga. Nalapit ko ako doon sa nanay ko, niyayakap po, sobrang tagal po. Sakit sa akin, sama sa pakiramdam. Hindi mo nakakatakot po kung ano. Pakiramdam. So lang kinakabahan po. Oh, ang masakrap niyan, pag inatake kayo sa tubig, sa ilog. Yan nga po. Dapat ano pa nga po ako dito sa ilog dyan. May ilog po dyan? Opo, ilog po yan. Huwag na kayo pumunta dyan, baka bigla kayo atakihin dyan. Yan malunod po, kayo. Yan talaga madalas tulog namin. Hindi lang po kasi ako nagtulog ngayon ulit. Nawalan po ng kuryente, simula pa po ng pagbag. Hindi pa po naaayos. Nananay ko po yung tindahan. Pero wala naman akong panigod. Parang tulugan na lang ako. Tulugan? Ilan po kayo magkakapatid? Pito po. Ako po yung pinakapanganay. Eh sa ano ko po, mga sabi-sabi po ng mga karamihan. Sa lahi daw po. Hindi parang pinasalamat ko lang po na ako nagkamirot. Maaawa na magkako po yung mga kapatid ko. Ay, kayo lang may epilepsy? Oo. Maaawa na magkako po. Maaalaka na magkako po. Ako na lang po na hapong madama yung iba pong mga kasama sa pamilya ko. Mahirap din na may epilepsy eh. Sobrang nga po. Pinandirian nga po ako na hindi ka mga hindi ka makapagtrabaho. No? Hindi ka makapag-apply ng trabaho. Dami pa nga po nandiri. Ganon? Maglalaway? Ano yun? Bumupula? Bumupula yung bunga nga po nyo? Hindi naman po madalas. Nagtatarak lang nga po matatapos ano. Hindi ko po alam talaga ginagarawa ko pag na-attack ako. Kulong po ninyo ano, sobra pong nagpapasalamat ako at nagkagaya pa po ninyo yung tao. Kung kami kasama na kami ni Kuya Bal, kilala mo si Kuya Bal? Santos Matubang? Yung tumutulong ng mga mahirap, tumutulong ng senior. Hey, kahit po nga mga ganong bagay yung alam mo sa ano, hindi ko po alam ang pangalat. Kahit po TV, hindi kami makapag-load mga kung ano pong mga ano yung contact net. Puro talaga po dito sa bulas ang nagagawa kung ano para lang po makaano ng pang-araw-araw ng bata. Paano kita makupuntahan? Eh, kung hindi na namin kasama si ate. Ay, ang ano talaga kung ano po dito. Yan pong pagpasok na yung bahay na po yung bahay nasa kanto po din. Pagpalabas na yung nasa tabi. Yun po ang magulang po, yung po nag-aasak. Doon ka rin nakatira? Ano po, itong mga nakaraan po, pero nagtatalo lang po kami. Mga isang linggo na po akong malis sa kanila. Saan ka ngayon? Nakikitira lang po kami sa may plaza po yun, sa likod ng plaza. Plaza? Oo, yung plaza po na sa nando. Nakikitira lang po kami ngayon. Kasama yung anak mo? Opo, sa kayo asawa? Sa
kasi nga lang po kami nakahiga. Wala nga po. Nag-away kayo ng nanay mo? Bakit? Ang talaga po ano kasi nang magulang ko talaga, hiwalayin ko na po yung asawa. At wala rin po pagpapahalaga nga sa amin yung mga anak na. Yan ang po ang pinalabas na. Eh inaano ko na lang po ano, kahit po paano naman siguro po baka magbago para sa mga bata na lang. Pero kasama mo yung asawa mo ngayon dyan? Kasama ko po pero wala po talaga kahit isang beses man magtabaho. Kaya po, tiyatsagaan ko na lang po kahit po yung mga ganitong bagay. Mahirap kasi pag ikaw nagtatrabaho tapos may sakit ka pa. Hindi nga po talaga. Tapos pag bigla kang sinumpong, hindi naisip ng asawa mo yun? Oo, oh, dahil sabi na po talaga niya na wala na daw pong gagalingan. May gagaling yan, ate, gagaling ka. Tiwala lang, po, tiwala lang po, sa Diyos. Yung po iniisip niya sa sarili niya ay para huli na po kung paghihalingin din. Siya po ganun pong tao. Kahit asawa ko po. Nadalas na po kami naghihiwalay nung magulang ko na lang nga po nag-iwalayin ko para matulungan ng Diyos. Medyo pa lang po lang po na nga po sa dalawang anak. Nag-aaral na yung anak mo ngayon? Nag-aaral. Pero di ko pa rin nga po makapasok po yung ano, isa. Ano rin po yung isa kong anak pati. Ano? Special child. Yung anak mo? Yung bulso po yung tingle. Ano yun, babae, lalaki? Pares po lalaki. Ah, pares na lalaki? Yung ano po, bulso. Late po siya magsalita. Tapos ano po, parang hindi nga po sa gano'n makailin. Tapos di po straight yung salita. Di po kapag wala po masalitang maayos. Mapagpaba lang. Ito, ate, pasensya mo muna itong bigay ko sa iyo, ha? Ito, ha, kayo po. Hindi, kailangan mo yan. Pasensya mo muna. Babalikan kita dito, baka mabigyan kita ng ayuda. Yan. Salamat po. Kung wala ka doon sa may, doon kayo sa plaza, nakikita ko lang plaza. Po kami doon sa kamantan. Ano tinitira nyo dyan? Bahay din? Bahay po, eh, kaso po tuluan na po naman talaga. Tuluan? Wala kasi po yung may bahay na umalis na kamantan. Ah, umalis na. Pinapaupahan po doon sa pinsan niya. Eh, kami na lang po pinatulog at ano. Wala nga po matirahan. Dito buti nga, may tumulong pa sa inyo. Yun yung pinsan nga po kung nag-ano. Pinsan mo? Nagpa-antira muna po din. Pero inuupahan po nila yung bahay niya. Hindi inisip mo, trabaho rin po kahit papahan. Inuupahan niyo yung bahay dyan? Inuupahan po ng pinsan niya. Wala pa lang po kung mga ilang araw pa lang. Pero magbabayad kayo? Magbabayad po. Di parang tutulungan ko nga rin po sa pag-ano. E paano yan? Ay, yung babaya, uupahan nyo rin yung bahay na tinitira nyo? Eh, ano naman po yung pinsan niya nag-ano? Ah, yung pinsan niya ang magbabayad na? Nahiya lang po, nagtira na po ako isang lingguhang pa lang. Parang kung tatanggapin niya lang naman po, hindi. Kasi mabait naman po yung pinsan niya kaysa doon sa tao ko. Diyos ko naman. Oo naman si ate. Si ate Vanessa. Nakakaawa naman po si ate Vanessa. Eh, asawa po niya, walang trabaho. Kawa mo naman si Ate Vanessa kasi siya ang nagtatrabaho. Ay kung bigla siyang sumpungin, mga kalingap. Kanina. Ilang beses kayo sinumpong kanina? Isa ngayong araw natin, ate. Ano po, natrapid po ko lang isang beses ng ano, tanghali. Tapos ngayon lang po, medyo naiinod ako at ako. Buwan na, kasi naman po ako nag-dilip ng panigil. Parang naiinod lang, naramdaman ko lang yung buwan. Ang buti po, binag-diretso. Ano masak? Pwede ko mga alam ginagawa ko pag ganun ba ang atak yun. Hindi iniisip ng asawa nyo na bigla kayong sumpungit pag nagtatrabaho kayo siya. Tawag nandun lang. Tawag ko nga po sa akin ang kapatid nun. Mismo kapatid niya, pudog-pudog. Ha? Pudog-pudog po ang tawag sa akin ng kapatid. Bakit? Hindi nga rin po kami magkakasundo. Kaya nga po talaga wala akong mahingin ang tulong man nila sa kanila, sa pamilya nila. Yung magulang ko na lang po talaga nag-aano sa akin. Ano lang po. Dami po kami magkakapatid, halos lahat na po sila walang asawa. Ilang kapatid? Bali po dito kami, dalawa lang po kami may asawa pa. Eh, lima po po yung mga bata. Di, kailangan baga po ng ano, magulang pa rin. At wala pa naman mga asawa. Di kami po parang bukod naman ako sa kanya, may pamilya. Okay. Kailangan na namin para sa kanya. Medyo hirap din po sila. Ano, kaya di ko na lang po iniintindihan mo na ano yung ganun sa kanya. Isipin ko na lang nga po, mag-ano na lang ako ng sarili ko, mag-kailanin ko na lang nga po, ano na lang mag-ibig. Ikaw na lang magtrabaho, maghanap buhay. Ito po yan, mag-ano nga po ko din sa paggagamas niyan, para nga lang po. Ano ginagamas niyo yung mga damo po? Opo, sa ano naman po? Sa gilid ng karsada? Oo, sa gilid po. Ayun kayo yung nandun sa may karsada? Diyan po. Sa may eskulahan? Diyan po. Sa may dinaanan niyo yung kabak, yung sa may plaza. Pababa, ano papuntang Pabilaw? Mabilaw, ano? Mabilo? Diyan po sa barangay po dyan. Dito po, iba pong barangay itong pagpasok na ito. Anong barangay ito, ate? San Antonio. Po.
San Antonio. Yung aunt namin po mabilo. Ito nga po ka barangay na sumapit sa kaibigan ko. Si, ang pangalan ni kaibigan mo? Jonalyn po. Yan nga po ang best friend ko nga po. Sinasabihin ko na mga nangyayari po sa akin sa buhay ko po. Talaga pong wala akong magpagsabihan. Kahit yung pag yan, iniisip ko talaga yung mga nararamdaman ko. Wala pong nga nalabas pag na-attacky ako. Kaya inaano ko po sa kanya sabihin para baga po mawala. Oo. Oh. Nababanggit ko kasi pag na-attacky. Oo naman si ate. Vanessa, mga kalingat. Iyan nga po ako masyadot. Sinaisip ng iba, baka daw po nag-aano lang ako, nagagawa lang ng kwento para kaawaan ako. Kaya po, wala po ako magpagsabihan talaga. Ano siya lang. Yan lang talaga po. Salamat po sa binigyan niyo po. Oo. Nakito lang na rin ako. Atin natin si ate para alam natin yung bahay niya. Dali ko po, baka maanuhan yung kontakto niyo. Hindi. Madumi. Atin na namin. Tara. Malapit na lang tara, naman yan. Alam ko yung bahay mo. Malapit na lang po yung baka ano kasi naggamas niya ako. Yan? Sige na, sa kayo na. Yan lang po yung salit mo. Ito ka na lugod kay pinggan mo. Ito pong ayaw kay salit mo. Yan po bali sa ate po ang nag-refer sa amin. Ano pangalan niyo ate? Jonalyn. Jonalyn. Best friend forever. Yan, mag-best friend forever. Sino nga ka? Maraming salamat po. Ayan, punta tayo sa bahay ni ate Vanessa mga kalingap. Tiba ni isa, oh. Para sa mga sa anak mo. Para may ikon yung mga anak mo. May unggoy dito? Nagagat ng unggoy, asawa ko. Ay, anak mo. Ay, kuya. Kasama kami ni Kuya Bal. Kasama ko po kami ni Kuya Bal. Kilala nyo? Bal po. Bal Santos Matubang. Yun po, yung nakagat ng unggoy. Yung mga vlogger, charity vlogger. Bali na kausap niyo namin si ate, bali nireply sa amin ni ate Jonalyn. Para matulungan po siya. Ah, sige. Bigyan niyo na po pa lagi po siya. Ano niyo po yung itak, baka masugat yung anak ko. Medyo masama ang tahon po ng ramdam ng ano pa ano. Yan na, sumagat ng unggoy. Saan na yung unggoy dito to? Yan po sa kabilang resort niya, yung sa may pagtawid ba po ng tulang. Nagagat ng unggoy yung anak mo? Oo. Ano ba yung may rabies yung unggoy? May rabi? Ano patulukan mo? Ito nga po sa ano picture din. Eh ano naman po, yung sa ano naman nga po ba? Provincial naman po. Kaya parang may anong tulong naman po. Okay. Dito, bali dito kayo tumitira? Nakikitira lang, nakikitira? Nakikitira lang po kami. Wala pa nga pong sariling bahay talaga. Si Jonalyn nga sa pinag. Si Ate Jonalyn po. Bali siya po ang nag-refer sa amin kay Ate Vanessa. Maraming salamat po kung anong bawang tulungan niyo ako sa sakit kong ito. So po ito po talang best friend ko. Salamat. Mag-best friend po. Naglilinis kayo? Sa karsada po. Sa karsada? Okay pa lang po ako kaya ganito pag so ganun na lang ate, ate Vanessa. Para magbigyan ko kayo ng tulong. Salamat po. Kuya, Kuya Roni. Salamat. Tay, maraming salamat po. Yan po. Yung unggoy oh. Yung kalahay natin. Yan ni unggoy. Kalahay. Kalahay. Magandang hapon po tay. Nakita niyo po yung kabila. Yung po nakita niya, tinayong ko din yung pong papasok na. Ah. Pero dito, makita naman niyo yung view ng kanina. Ano yun? Tatawid ka dito? Papunta ano dito? Ano yung nga po, te? Dito po sa kalsada. Ah, sa kalsada. Dito po ito. San Antonio. Ha? San Antonio. Te Jonalyn, kamusta? Ah, ayaw mo i-vlog ka? Bakit? Bakit? May asawa na kayo? May anak na kayo? Ilan? Ilan? Lima. Lima na? Wala laki na? Maliliit. Maliliit pa? 8 years old yung panganay. Ah, maliliit pa. Uy, ang ganda eh. Pwede yung maligo dito? Pwede. Ah. Paso pagka ano? Pag? Nabiglang ano yung ano, kahit may tubig? Init. Ah, biglang init. Lalim? Biglang lumalalim? Ano sa bundok. Ah. Biglang nabaha. Oo. Eh, delikado pala pag maligo dito. Ah, maraming naliligo. Kailangan pag maliligo dito, ano,
titingnan yung bundok. Ah, ganun? May nag-aabang? Pag may tao naman dinasigaw. Ay, ganun. Kailangan lang hindi, ano. Pero pag yung tubig na darating, malalim, malalim din? Dito, sunahapag yung tubig. Kaya po dito nga po, pag babagyo po taong taon, kaya po nilagyan na ng ganito. Sabot po yung mga kabahayan dyan. Tapos po yung mga kate siya, yung bala, tuwing bagyo po. Taong-taon po ang mga ganito. Madalas lumalalim yung ilog eh. Opo. Ang naglalim po nga, nalabo nga po yan. Taga paglilis ko ako dyan ang mga. Tapos taga sumil na kaya nga napasok. Pero bira na nga. Hindi mo alam kung susupingin ano? Pati Vanessa. Parang katas sa pasarantas dito sana po. Anong kaya kabahan ko pata? Dapat pag sinusumpong ka na alam mong sumpungin ka, punta ka na dun sa walang kwan, sa walang matatamaan mo. Si ano nakakaawa din ng kalagayan ng isang lalaki. Sino? Nalayo na lang ako kaya nahiga. Si Angeline. Nalayo na ako sa tao. Angeline? Yung saan yun natin? Yun din sa amin. Ah, sa inyo rin? Naako na nila? Hindi ko pa. Tapos niyo pa mo ng trabaho. Pero hindi po talaga niya yung ginagawa. Sabi niya lang yung pagtatanim niya. Yung purpose, mag-apply ka sa purpose. Kasi kung ka na rin eh, ano ba yun? PWD. Kasi may Philips ka rin. Oo, PWD na po. Oo. Subukan mo mag-apply sa purpose. Subukan mo. Diba ate? Ate Jonalyn, sa purpose. Para may buwan-buwan may ayun, matatanggap ka rin. Eh ano yan? Salok-salok sila. Tubig nila yan. Tubig. Ano pa sila ng gabi pala? Sa trabaho pa rin po sila ng gabi. Overtime. May ilang minuto lang naman. So yung mga Kalingap hanggang dito na lang. Yan. Shoutout po sa lahat. Yan. At shoutout po kay Kuya Bal at Edna Kalingap Rob. Yan po. Supportahan po natin sila mga Kalingap. Yan po. At Treats Vlog mga Kalingap. Pa-support din po. Yan. At shoutout din po sa lahat ng viewers natin. Sa sponsor po. Yan. At sa mga hindi nag-i-skip ads po mga Kalingap, shout out. Ang ganda dito mga Kalingap po. Sarap maligo dito. Oh. Ayan o. Oh. Bali ginagawa po. Oh. Ayan o. Oh. Hanggang dun po yan o. Oh. Ang dulo po niyan, bundok. Bali yung tubig sa bundok nang gagaling mga Kalingap. Ayan o. Oh. At shout out din po sa Rich Angel. Ayan. Maraming salamat po. At sa lahat ng viewers po natin, maraming salamat po sa panonood ng inyong sa aming mga upload na videos. Yan po, maraming salamat. At supportan nyo po rin ang aking channel, Nelson Vlogs mga Kalinga. Pa-subscribe na rin po. Yan po, maraming salamat. See you next vlog po. Yan, at hanggang sa muli. Bye-bye, maraming salamat. God bless po sa lahat. Bye-bye. So si Ate Jonalyn po nakakaawa naman. Sa isang araw po tatlo o apat na beses siya inaatake ng epilepsy. Yan at pinagtatawanan daw siya. Pinagtatawanan din daw siya pag inaatake siya ng epilepsy. Akala nila gawa-gawa lang niya. So dapat matulungan din natin si Ate Vanessa. Mga Kalingap. Yan. At sana may makatulong din sa kanya. So yun, hanggang dito na lang mga Kalingap. Maraming salamat po. May anak po siya, dalawa. Yung isa, nagagat ng unggoy. Tapos yung isa naman, disable. Ayan ba yun? PWD din. Yun po mga Kalingap. Saka malilit pa yung anak niya. Yan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Shoutout po sa lahat. Yeah!